inyong kanya-kanyang asawa ngayon ay sobrang parang sa mga precious stone, sobrang mga precious stone, mga emerald, jasper, yun sa mga sa inventory natin na yung mga section, diba? Sobrang parang sa mga sa gold, pero tayong mga kanya-kanyang asawa. Elro gold, tapi ngayon sa pag-abot sa gamit at spalto malam. Diba yung Yamashita treasure, pinakagawa nila. Apo ko mga gold bars sa Pilipinas, mga kita ko sa YouTube. Kita ko mga Pilipinas, pinakamayaman sa buong mundo. Minsan ay medyo hindi mo naman patihan ay kumayaman ang mga karagyapon kita, no? Apo ko nga humble standa sa mga Philippines na manamit. Yung gold yun ay permiro nila inaawayan. Ang tawag na nila sa Middle East ay black gold. Bakit black gold? Kasi anda ito ay nga deposito ay gasolina, black. Pero na rin ang mga natawang black gold. Mayroon gold yan sa isang bansa sa Afrika. Kung sino gold na ito, ay katuman ang lagi na kung sino nag-tago ito itong precious stone, gold ito ay pinatarkin na rin pagkapaksyon na ito. At kung sino mag-exilo, ay ito ang pinatarkin ka rin ay kakaubos na kakabawas sa populasyon nito. Ano mo sila? Bansang Sierra Leone. O sa Afrika ba na yung rin do istorya na ginaawayan dito ko yung gold nga rin. Mga bar, sa may gold sa mga kakawa, mga snatcher, maritos, bonitas, bursitas. O sa iba man ay ginagagal pa sa cemetery ay ang gold at ang ipo na may gold. So, pero rin nga rin ay spalto at alam sa yakin, kaya naman yung Biblia sa Book of Revelation ay strips of gold. Imagine ang papakan na kanya ay spalto at alam. Pero siyempre ko ay nagsin sa Bible ay medyo grabe at akong pagkahalaga sa gold. Pero problema niya natang mga asawa ay bal-abal. Natawag lang niya part about precious stone like rubies. So, i-value niyo ay asawa na ron, bro, women niya ron ay ako pag Biblia ay imaw ron ay buwan kung sino magka-find it why, find it a good thing so kung nakakita ka ay asawang babae na Proverbs ay nakasumpong ka ng mabuting bagay, find it a good thing bukong nun it bad thing, a good thing while agreeing ay natawag na nga help me yung katulong mo natawag lang nga lifetime partner bukong naroon ay short time partner na pag hindi ka ulit ulit mo sa namay mo hindi rin ay napatakan nyo rin ang marriage naroon ay marriage commitment naroon ay natawag ka rin ay contract marriage no? Marriage contract. Ano may kontrata? 10 years? 20 years? So, dapat ka na yung marriage sa commitment. Okay, so, baling committed, no? Kung sa English, huwag gawing Tagalog kasi pag committed, takot ka. Ano ay blessing mo, bro, mga wife na mga. Agro, points of excellent wife or perfect wife. At sa verse 10, ay binira ka. Kabaya ay, who can find a virtuous woman? Sino makakita? Eh, virtuous, tinanong ko sa Tagalog. Well, meaning that virtuous ay mabait. Okay lang ang meaning, mabait. Pero ito sa dictionary, mga morally good, acting conformity to the moral or divine law, recognizing the moral duties of abstaining from vice or misery. Sa nabayi, no? So, wag dapat ay bisyo na maritis at marisol, no? So, dapat ay busy ka pala sa inyo, no? Nakapantayin dito ang mga umakaroon. Lalo rin ang edad ng mga 6 years old below, bantayin ang mayabro. Kaya mga magkakukanin, bantayin, yung nang aning elementary level, ang edad siya, mga 12 below. Ay ko sa housing sa Briones, ay may inyong na magpadagan, ay madahan. Siguro ako sa kunda. Ay, imagine bro, tatlo pa muna ay nagdigagan ni Kuruday ko kadasi. Kasi may ibot ako rin, umiwas ako. Ay, pag iwas ko ay
gusto ko man nga hindi matamaan to daywa ko nga gabi ako inipa ng kumuha ng golpe ay napindol ko handbrake ko ay pinumpat kami no pagpapanda mo na ay nisip ko lagi si Bisi si Pastor Mandaganan ay lato ay White Phoenix Mark nagpupad ito at nagpupad ay praise God ay gilagro ay ro kumatol ay kuha na nga pa akin ng driver ay nagbalance ka ay sito tinayin ko ko ang natapakasin kayo ko, pihak ko kami ko kutsi kaya, pihak ko kapag alam, disi ba, baka ako nga gas-gas ba ay, pero praise God ay kayo may ta, kapag-umaga ako ng mga ulo ay nakis ka, kawa siya ay, huli niya naglantay at mga kanyang pagmamahin ko kaya naroon, huli niya pa rin dito nanipihira kaya nga virtuous woman sa verse 10. Agraya na woman ay pasalingan trustworthy sa verse 11. The heart of your husband that safely trust in her so that he shall have no need of spoil. Yan yung masalingan raya na virtuous woman. Sana ro ang mga nanay niya ay pangamon, no? Virtuous woman o trustworthy masalingan ka mo. And constant on her love, tuloy-tuloy lang ang pag-ibig sa verse 12. She will do him good and not evil all the days of her life. Again, maroon ay industrious, masipag. Verse 13, she seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. And ito naman sa Israel government, ang mga yung sa pangita lima ay nagkakunibol o mga sapat yung mga bulbul. At hindi lamang yung mga trustworthy, bihira, constant, sana na tuloy-tuloy ang nila, yung mga ay industrious o mahugod. Yung mga mga ay thrifty. Ano ibig sabihin ni thrifty? Using money, resources, carefully and not wastefully. Ibig sabihin mo ay kung magmamang ang kuripot, kundi yung mga ay thrifty ay matipid. Ang yung mga ay self-starting sa verse 15, she riseth also while it is yet night. Aba, gabi, pagkat ay kabangon yung rima, no? Ano, alaon at madaling araw, maduho pa tayo. Self-starting, nagkakang kayo mo, gadigamo, she riseth also while it is yet night, and give it meat to her household, pagkain niyang pag-meat, and a portion to her meetings. Hindi mo sana mga alipin. Mayaman ka sila na virtuous woman. Agimaman right, enterprising, chewing initiative. Initiative mo ang resourcefulness. Agrayman ay willing to do hard work sa verse 17. She girded her loins with strength and strengthened her arms. And willing to work long hours. Minsan abin ko ang nagpapalista na lang sa mga kabahay, ayuda, livelihood, skula, ay may sinipropakya ko yun ay may nanang kabahay, ayuda, skula, livelihood, trabaho. Ay, nabutang na yun, ano, sa po yung anak buhay mo ngayon ay, kung mga nanay ko, parista ay, ay housewife mo lang. Diba, yung mga housewife, pwede niya nilo, pinakapako ay trabaho. Siyempre, magaha, magaba, maglansa, magpapapalitos ko nga. Pagabot ni Mister ay manang pagkakon. Punasan pa si Mister. Diba? Grabe no? Nagkabaho nga trabaho ko. Hindi ako naman tayo na housewife mo lang. Diba? Ba't mo ba? Housewife? Mayroon niya nilang pabaho nga trabaho ko. Ako Maxwell to ron. Maxwell, Maxwell to. Ako naman pa ay itindiyon lahat mga kita mga yaki, itindiyon ng mga matro. Kung kanya-kanya na itong asawa ay pumatay, umay lupa, siyempre lupa ko na amin dito, umay pawis, ay hindi yun na ito naman tayo, huwag ko na mid-time. Ay kung dugangan ko mag-manitis, marisol, mag-kismis, ako mag-sulsol, mag-sipa-sipa, ay ako nun, huwag naman tayo, yung pag-anisawsing ay kapawin sa nanay, local ay, siya, ano do, ano nanay ko, dagagat naman ay, lo ada tang oma na
Lo pinapansin sa episode ng una. Kasi nanay mo, tama na yung reaction. Willing to work long hours. And then willing to do monotonous work. Sa verse 19, ibig sabihin monotonous ay ulit-ulit. Ano mo kung ubra mo karong adlaw? Kinakaya mo yung magyapon, ulit-ulit. Pero sa hindi ka kung tumay, ikanin, ay ulit-ulit, ay sige lang, ulit-ulit na ato na baguhin. Pero in due na, siyempre mama to trabaho ay malisod, to nanay, malisod ruga, yun ang mga baby, jubilin ay malisod man dalaw sa mga kaso ay mga women. Siyempre, malisod man doon. Alam na nos nga trabaho ng malisod. Malisod man ang respect guard, pag-ubra nung gagawin ko. Pero sa malisod, pinantay yung plate number, kung sino ka in at out ng sakyan, ang tao, kung sino ka, nagkaiba ako yung kaya, ay ba diba nakita ko si Rigan sa Palawan siya ba, gapunas-punas, kapinamili, ay, kung gapunan ko, pinantay, tama, ika, lisod, sinunod, dalawag, sinunod, eh, mga sakyan, sa, lisod, kaya, pero, ang mga trabaho na, kalisod, kaya, 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 kalisod, kakaka, kalisod, kaya, matuloy mo mga, kaming baka pa, kamutik ka, sudisod man, ay, pero kung tanda nga, baka ay malisod, pero kung imong matanlab ron, ay passion mo, ay what's not being the passion, ay kwando na ang ibig sabihin ay, madali. Ay, pero sa ako, trabaho ka lang na preach, kung sudisod kaya, what will do? Ay, tanong ba ni Rokap ay, kung yung mga sudo man, o dorario, malama sa ipitong libo, pangamil ka lang, ipitong libo, mga nga, wabit na ni. Oh, iba kaya ko ba yung kari sa mga rumaka ko na sa kalibo? Kaya nga mo may nabahat ko? Oo. Ay, kasulit mo ito. Kaya mo siyo ba? Ano ba nga yung pagkumi mo palakas? Ano ba? Ano ba nga yung siyo ito? Oo. Ano ba nga yung siyo ito? Pero, by God's Spirit, kaya po siyo ito, no? Ay, hindi ako. Kaya ako pala, asawa, ang mga nanin at ang mga mga grade 6 at grade 4. Ay, mati, no? Ay, siyempre, no? Ay, marunong Diyos yung kamanin sa parang tamo mga kauni rupis-pis, no? Ay, kung ano siya na banat na pwede ko na yung pagkaon, pero pinapakain na ng Panginoon. Meron isa atin, kahit habang mga ito talaga si President Putin nga rato, kailan ang mahal ang sulit na may 78 yun, no? O si kapatid ba, mahal, no? Ay, pero sa Diyos sabi ay, what ayaw ka back down do, ikanami? At sa Panginoon, wah, ano kato lang ang video, uy, Kristo, tara, mahal ka. Ay, pero sa Panginoon ay, wah, talo, po, talo, pitako rin sa ekonomiya, eh, talo, kakatapos ka libo. At agro na, inaalaw lang ang Panginoon nangyayari yun. Dahil sa Bible na nalabi rin, makapakinig kami, eh, rumors of wars, bigmaan, eh, may, natin may bigmaan yun, World War I, World War II, at ano, World War III, man, eh, kita magpapurba, pero dito, magkatapos ka libo tayo. Magkatapusan at kalibutan ay pag si Lord Jesus ay ginwari yun sa iba't ibang bansa, sa more religious quadrant ng bansa. Ginwari yun mo na si Lord Jesus ay namatay doon sa sagat mga tao. Ginubong imaw, pagkaubong, after 3 days na banang imaw. Ako sino ka na mag-tuo, magpati, ay mag-uwas. Aba rin sa John 3:15, whosoever believe in Jesus ay may eternal life. So pag tao makabatid, ay, kano talo ko mapati hindi. Ay, siyempre, ay, filosofo ko rin, manakawan ko sa wagan ito. Ay, filosofo, ay, kung kama na roo, Kristo, tagapagintas, ay, buwasay mong sarili at kami. O, ito, mayapag. Pero, kasi sa toko ka na ito, nagbuwasay mo, at kung mo sa langit, 9 words siya, napunta siya sa langit, 9 words, ha? Ano roo, 9 words nga roon? One word, Lord, inilalay niya si Lord Jesus na Lord. Lord, remember me. O kanta ni Rich Pirano ron. Sa langit na si Rich Pirano eh, nakapang sa testimony niya, nagpapalit sa kay Lord Jesus eh. Nagpapin siya bilang Lord and Savior. Kahit sa mga libis na nakanta, indirect approach lang, mayroon sa mga, mayroon sa yung lyrics karoon na ginatukoy na ro, ginoka, pero wala na ginamitan na yung mga indirect approach kung observahan ng mga libis na kanta. Remember me. Pero ko na, when? Kung ikaw, no? Thou. Go ways into thy kingdom. Kaya dumating na sa iyo. Kaya kinilala si Lord Jesus na may kingdom. Kaya si Jesus Christ, sabi ng Bible, King of Kings and Lord of Lords.
So, 9 words, pumunta sa, na dinala ni Jesus sa langit, yung nakakaunan ko sa ko. But the Lord Jesus, today, self-doubt will be made in paradise or heaven. So, nalusungan na rin, maluwas, pukunin, na katoliko kita, baptist, born again, o, Methodist, what? Karoon sa simbahan, sa religion, kung ano magawat, karoon kita na pang simbahan. Sundan ko lang, pero kanya kay Lord Jesus ay huwag mapamag sa impyerno, sa lupa na para kay Satan sa mga demons, kundi magkaroon siya ng buhay na hanggan sa langit. So, kano ka kahaba yung walang hanggan? 1,000 years, million years, or eternity yan. So, walang katapusan, so walang paghihirap. So, dito lang ay, normal lang yun na naghihirap yung tao because of sin. Kasi yun yung nangyari because of sa kakaway ng pagkakang Diyos na si Satan. Pero huwag kita matakot kay Satan dahil bago naging Satan yan, angel yan, si Lucifer. Because of pride na gusto niya mamaging Diyos, siya ay tinapong. Kaya tama siya na niya ay holy angel. Kaya huwag tayo matakot na sa kanya. May power siya, pero huwag dahil mas powerful yung Diyos. Ang Espiritu na nasa atin, Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos ay makapangyayin ka sa saan liputan? 1 minutes na po. Okay, so tapos yung man eh. Then, compassionate, nag-prepare siya para sa future, verse 21. Good seamstress siya, yung nag-mananahin siya, verse 22. Imaway ang asawa, leader sa verse 23. Entrepreneur, gabay ang sin siya. Terus na kinyo, pwede man, ganda mo na, isa, may baraka, basta di ako pwede mo na. Hindi na siya na sway, move slowly, backward and forward. Imaway, human of God, at imaway, dali na ako. Okay? So, hindi ko na niyang ma-expound kumaya na, katwintin mo na siya na ako. May na-learn man ka mo? Sa virtuous woman? Ano yung mga nalang sa virtuous woman? Alin yung mga dapat tayo? Bihira naman, di ba? Ano pa? Dapat imahay? Start sa letter T. Ha? Tripti. O, may ano? O, tama. Mag-repeat pa yan. Another T pa. Virtuous woman, letter T pa. Imahay? Ano sa atong lingwaya ay? Kung salita, ano sa English? Trusty o trustworthy. O, yun no? Dapat to mga women ay ano pa imamay mahukod industrious imamay entrepreneur imamay compassionate aga-prepare mo sa mga future willing to work long hours willing to do hard work willing to do business for woman of God praise for imam aga-abog pa lang so mas importante lang ay kahit mga one word at mga balitin sa inyong isipan na okay na lang, no? Kahit one word lang. Ayawa nga niya, drifting at transporting. Compassion yan. So, okay, let's pray. Lord God Almighty, thank you sa God sa virtuous woman. Narangal mo. So, sa Proverbs, kung sabihin na ay magpukuyan man at mga yung mga women na, mga nanay, mga tanaman na mabasa naman sa Proverbs chapter 31. So ikaw mag-abili sa kapadayon na program about sa women and children. Kung mag-abili sa mga women at ikusan, at ang pagkakalaw sa mga presensya, mga kaibat na mga knowledge. Pinutanan ng Diyos, so salamat. Pagkakalaw. Thank you.
muyo, pasaya mo in Jesus Christ na lang. Amen. Thank you for listening. Good morning. Okay, let us pray. Our God, our Father in heaven, thank you again for my blessing. Thank you for your God. Thank you, man, aman sa aranday ang mga nanay ka na, ulitay ka lang ang mga pinuha. Gapurin din kami ang Imo, Heavenly Father, ulit ang mga pinuha na bulit. Bulit ang mga tiyanda, bukod ay malalit mga inanay. At mag-isod ang mga responsibilidad, kapagos ang mga responsibilidad sa panibagay, sa launga, at sa mga mister. Ikaw, kanda, ang Diyos ng tao ay ganit nun na kaagam, kusog, pasensya, katsaga sa mga pinaka-nubol na di ba kanda na responsibilidad, responsibilidad para kanda ingat sa mga dana mga inunga o mga pagkanda ng kaagam para na nurture lang mga pamilya na kilala mo sa Ginoo at kaya mo sa Kristo. At kung mag-bless man, kailan mo sa kung base is ay maging kay Lindley, kay Honduras, at sponsor ni Ruby. Kapitin kami, Ama, at all the best para sa mga nanay, Ama, kung sa mga nasambat man sa mga patay, sa mga presensya. At kapitin kami, kung mga patay, kung guidance, kung spirito, at tunay na mayroon ang buong kawalan ni pag-aambang pang-Diyos sa pagpapuhin ay mayroon ako naman kunting mga differences pero we pray na lulat pa rin yung mga pangibaba at din mo pa rin yung blessing dahil ikaw ang sintro ay pamilya kung mapatay pero pamilya mapatay ang aming mabansa o ang mga nasyon na iso ipapalit ang din mo pamilya ay isa kung ako ipapalit ang mga pag-intindihan o mga pagpapatawaran para mahubog ang mga anak na maging fruitful man at maging mabuti na mamamayan sa mga kanwag sa bansang Pilipinas. So, bless mo sa umayang yung mga nanay at mga nunga at isang parawang tatay na gusto lang sa mga ilusan sa kanwag maalam na tawag sa mga pagkuhang at yung patalang buhuri ang mga tawag ng Jesus Christ na ilang tapos, tingnan natin sa ano mamaya kung
ano yung mga dapat at hindi dapat isalahan. So, hindi ko na patatagalin. Tawagin natin si Ma'am Bibili. Introduce na lang natin. Sino ba yung first time dito na maka-attend na gabing seminar? Welcome po, Ma'am. First time maka-encounter rin na Bouncy Seminar. Almost na lahat. Okay. So, yung mga nag-raise first time din yan. Ay, hindi nag-raise first time din. Sige. So,